Mas matindi pa pala sa inakala natin ang injury neto ni Lonzo Ball. Ngayon nga ay siya na mismo ang nag-update sa kalagayan niya. Sa video ngang ito ay sinabi niya na he can't run or he can't jump kapag nga daw nagbe-bend yung kanyang tuhod ay nawawalan nga daw siya ng lakas. So hindi nga daw talaga siya makalaro. Sinabi niya na since January daw ay hindi pa siya nakakapag-basketball. Almost 10 months na, which is sobrang tagal na nga. Miski nga daw pag akyat niya ng hagdan ay sumasakit ang kanyang tuhod. Pati nga daw doktor ay surprise sa lagay ng tuhod ni Lonzo Ball. So hindi nga talaga maganda ito para kay Lonzo at pati na rin sa Bulls. Mukhang may posibilidad nga na matagalan pa ang kanyang pagbalik at baka hindi pa nga rin daw siya makalaro ngayong parating na season. Pero ngayon nga sa ating next balita ay good news naman ang ating pag-uusapan. Ayos na si Kendrick Nunn at mukhang 100% healthy na nga siya. Sinabi niya nga sa isang interview na full participant nga daw siya sa day 1 ng training camp ng kanyang team na Los Angeles Lakers, which means cleared for all basketball activities na itong si Kendrick Nunn, which means na magbabalik na nga siya para sa team ng Lakers. Almost 1 year na paghihintay niya at ng Lakers fans ay ito, finally na makakalaro na nga muli siya. Expected nga ng maraming Lakers fans na makapag-contribute agad siya dito sa Lakers dahil nga sa kanyang skillset. 6-man nga ang sinasabi nila na perfect position nga daw para kay Kendrick Nunn. So good luck nga dito talaga kay Kendrick Nunn dahil finally ay makakalaro na nga siya in a Lakers uniform. Ngayon naman para na sa ating panghuling balita ay pag-usapan natin eto nga si Kevin Durant. Nagpaliwanag na nga siya kung ano ba talaga ang rason kung bakit siya humingi ng trade request. Sabi niya nga sa interviewing ito ay marami nga daw na hindi kasiguruduhan sa Nets last year. Nag-commit nga daw siya sa organisasyong ito for 4 years nakaraang summer with the idea nga daw na maglalaro sila as a group. Pagpapatungkol sa big 3 nila ni Harden, Kyrie at pati na rin siya. Kaso second round nga lang daw ang kanilang inabot. At ito naman daw nakaraang season lamang ay finally naging healthy na nga sila and they were building something in the future nga daw. Pero alam naman daw natin ang nangyari sa kanilang team. Guys, in and out of the lineup nga daw tapos sinamaan pa ng mga injuries. Marami nga daw talagang uncertainties or hindi kasiguruduhan na nagdulot nga daw dito kay Kevin Durant na magduda nga daw siya about sa kanyang future sa team ng Brooklyn Nets for the next 4 years. Tumatanda na nga daw kasi siya at gusto niyang mapunta sa isang team na stable at mag-build nga daw ng championship culture. So in short, inaalala ni KD ang kanyang future dahil gusto niya pa nga manalo ng championship. At parang hindi niya ngayon magagawa sa team ng Brooklyn Nets kaya nga humingi siya ng trade request. Pero ngayon ay mukhang ayos naman na sila at etong si KD ay maglalaro nga sa Nets sa start of the season.